¿Estrés a trabajo? I feel you, viejero. Minsan, gusto mo lang nga ng ganito. Born to bicycle. Bicycle Diaries. Alam niyo, ang the best sa back roads ng East or Manila East Road, ito'y isang magandang alternative route if you're going to the south, like if you're going to other parts of Laguna. The back route, which is via Marilaque, can actually go to so many provinces. Pwedeng from Marcos Highway, didiretso ka ng Marilaque, tapos nun, pwede mong idiretso din yon papuntang Infanta, Quezon. Or, pwede rin nga, katulad na sinabi ko, iikot ka ngayon, bababa ka ngayon ng Pililla, Rizal, para umakyat ngayon sa may Bogarin, tapos nun, baksak mo na ay yung first town ng Laguna, which is Mabitac. So you can go around. We call it the Laguna Loop. Actually, this is an old loop eh. Nung hindi pa masyado sikat yung SLEX. Siyempre, kapag dadang kasi SLEX eh, you really have to pay for toll. But using the east route, it's for free. It's a longer route for sure, but sometimes it's faster. Why? Because sometimes it has lesser cars, and two, at least wala ka nang babayaring toll. May habang 110 kilometers ang Marilaque Road. Pwede itong daanan papunta sa iba't ibang lugar sa south. That's right, viejeros. Hindi lang isang lugar ang pupuntahan natin. Bida ngayong gabi ang Marilaque Road. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ito ang Manila Southern Road. Pero para sa frequent riders and bikers, kilala ito bilang Marilaque Road. Mula Marilaque Road, bakit di kayo bumiyahing Rizal para sa isang biyahe na siksik sa adventure? 16 kilometers mula sa silangang bahagi ng Maynila, mararating nyo na ang probinsya ng Rizal. Mabundok dito. Kaya perfect ito para sa ating first activity. Isang sikat na 4x4, off-road playground ang Jungle Bay sa Bayan ng Tanay. Ang off-road driving ay isang extreme activity kung saan iba't ibang trail at obstacle ang inyong dadaanan. So kapag weekend, sir, daming mga 4x4 dito. Sabihin natin, walk, well, hindi walk-in, pero drive-in. Challenging to, guys, dahil gawa ang obstacle sa putik, mga bato, at iba pang bahagi ng natural terrain. Isang all-terrain vehicle o ATV ang gagamitin natin. Para sa off-road adventure na to, di mo kailangan maging off-road enthusiast kung mahilig ka naman sa extreme adventures.
handaan lang na by reservation ang pagpunta dito, guys. Dahil gusto ng may-ari na ma-enjoy ng bawat grupo ang lugar na to. Wala, Tanay. Biyaheng Paete, Laguna naman tayo. Bistahin natin ang pinagmamalaking Manlililok o wood carver dito. Ito po si... Walang ganun na ito po. Ay, di po. Ano lang yan? Ito. Superman. Ng Paete. Subukan din natin ang Boodle Fight na may kasamang guessing game. May konting curry, turmeric. Wala. Black, mali. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Gusto mo bang punta sa Marikina? Pwede kang dumaan sa Marilaki. Dito ka makakatikin ng tapa na pinipilahan. Naiinitan o naguguluhan na ba kayo sa Maynila? Magpalamig sa Rizal. Biyahe lang ng isa't kalahating oras, mai-enjoy mo na ang iba't ibang falls sa lugar na to. Kung Espasol at Hot Springs naman ang hanap nyo, pwede rin gamitin ang daan na to sa pagbisita sa Laguna. Bitin pa sa road trip? Itodo na yan hanggang Quezon Province. Dito, pwede mong mabisita ang iba't ibang beach. Ang saya ng biyaheng Marilake, no? Yon! Good morning, mga biyero. Nandito tayo ngayon sa Cafe Caterina. Usually, mga cyclista o yung mga nagmumotor dito nagsistopover. Kasi this is situated sa ataas na lugar, no? Dito sa Tanay Rizal. And Cafe Caterina is one of those restaurants na magandang view, panalo din naman yung pagkain, very affordable. And because Tanay Rizal is actually just 50 kilometers away from where I live, which is Ortigas Center, malapit din yan sa, of course, different parts of Pasig, different parts of Marikina and Quezon City. So marami pumupunta dito. If ever they want just a quick grub with a really great view, this is one of those places. Hey, I'm just one of the many bikers who pass through Marilake Road. Masisisi niyo ba ako? Great view, wala masyadong sasakyan, at walang toll. Beat that. Ito na ang pagkakataon kong maging action star. Letter A, right? May target sa gitna. Sa left side nun, mayroong 5 on the one, one on top. So, which animal? I see a horse. It's a deer. Kanina sa Rizal, tayo pumunta, guys. This time, Laguna, here we come. Road trip is also equal to food trip. Kaya iba't ibang kainan sa Laguna ang pwede mong hintuan. You can go for a solo type of meal, but for me, I want to eat with my BND family. At kapag sinabi mong pamilya, paano pa nga ba masarap kumain? Eddie, Boodle style! Subukan natin yan dito sa Paete. Buti lang may editor. At susulatin niya kung anong pangalan ng lugar na nandito kami ngayon. Thanks, bro. Now, Boodle Fight. Alam niyo na ko ng Boodle Fight. In the best file, naka-feature ng Boodle Fight. Pero ngayon, ibang klaseng Boodle Fight dahil kakaibang pangalan ng mga pagkain ang nasa harapan natin. Gutom na ba kayo? Ako rin eh. Pero laro muna tayo ng Name That Ulam! Para siyang paella valenciana. Sticky rice, may konting curry. Wala. Wala, mali. Luyang dilaw! Naku, panalo to. Panalo to. Bringhe. Galing sa isang famous game. Bringhe game. Kaya tinawag niyang Bringhe. Adobo na may gata. Wala. Walang gata. Wala. Mali. Adobong Tagalog. Basta't adobong Tagalog, hindi na ako mag-i-explain. Ha, ito. Kakaiba to. Back in 1842 daw. Yeah, sorry. Hindi ko alam yun.
exact date, no? Pero may bata daw na humihingi ng Nay, paingi naman ng manok! Teka, parang lolo yung humingi sa nanay. Nay, paingi ng manok! Sige anak! Sabi niya. Eh, wala masyadong budget yung nanay. So, nangyari, kumuha ng talong si nanay at yung paano pagkaluto sa usual manok. Yun yung niluto niya dito sa talong. Gamit ang gata. Pero yung gata na yun, bah, ginigrill pa yan. Parang sina-charcoal. So, may certain aftertaste na talagang papalik-balikan mo. At yun yung ginamit niya dito. Minanok! Minanok, pero hindi siya manok. Siya ay eggplant. Talong. Lipit naman tayo dito sa local bopis. Now, ang local bopis ay tinatawag nila dito ay pinaniki. Gulay at dinitik na hipon. Dahil dapat kasi ulang. Pero inulo na lang. Tama ba? Utak? Inutak. Inutak! Inulang! Inulang talaga siya, mga biyero. Gulo ko! Basta't kain na tayo. Tinapay yan. Okay, ako na loser. Okay, tama-tama na. Kain na tayo. Hehe. Pag natikman nyo ang mga local dish dito, para na rin kayong nanalo. Importanteng parte ng kasaysayan ng Laguna ang mga simbahan. Kung panahon ng mga Kastila, ang mga simbahan ang nagsisilbing sentro ng isang bayan. Kaya marami pang mga lumang simbahan ang nanatiling nakatayo dito. Tuloy! Isa ito sa mga lugar na busy tuwing mahal na araw dahil sa bisita iglesia. Siyempre, kung may road trip at bisita iglesia, hinding-hindi mawawala sa usapan ang pasalubong. Wood figurine ang uso dito. Maswerte ako na bukod sa pagbili ng pasalubong, nakilala ko pa ang isa sa pinakamagaling na master carver ng Paite. Ganda ako po. Okay, Luis. Makikiupo lang po, ha? Oo, talaga. Wow. Siyempre, halos naman lahat ng tao sa Manila eh. Pag sinabing Paite, talagang mga talented. Kilala ka. Kilala ka. Kayo po, matagal na po ba kayo nag-ano? More than 30 years na ako nag-work. More than 30 years. Hindi, gusto ko malaman eh. Kapag sinabi niyo pong, di ba, ang dami mga taong magaling, umukit ang kahoy dito sa Paite. Dahil po ba yan sa mga magulang na pass it on? Hindi yung nakikita namin mga forefather namin. Mga nag-uukit dito noong araw. Ngayon, yung mga kabataan, namamasyal sa wood carving shop. Okay. Doon sa pagpasyal-pasyal, pagtingin-tingin, nagsisimula na yung mag-aaral. Doon nagsumpisa ang pag-aaral ng pag-uukit. Parang naku, medyo curious muna sila. Oo, curious muna. Hindi madali ang pag-uukit. Kailangan ito ng matinding pasensya, pagsasanay at tiyaga. Ano yan? Parang nagkakaroon ka? Imagination. Imagination na ako. Kinikita ko na yun. Halimbawa, na-drawing ito, harap na ganito. Kinikita ko na yung likod na ganito. Halimbawa, may nakalabas dito. Yung sa pana. Alam ko na pana yun eh. Apo. Kaya pag ginanong ko, ito yun. Nakaganon yun. No? Tapos ito itak. Diretso lang. Ganyan po, sir. Kaya matagal niyo pong ginagawa? Mahigit na isang buwan siguro. Isang buwan din yan. Kasi solid dito eh. Walang puto dito. Isang troso talaga ito. Ilang oras niyo pong ginagawa niyo? 8 hours a day. Eight hours a day. Pag nagkamali kayo, sir, walang eraser, ano? Wala. Ano naman pag nagkamali, minsan na katulad nito. Nilalapatan lang ng kapwa kahoy din. May epoxy kaming pandikit. Tapos naayos na lang. Eh, kailangan yun pagde-design, kailangan magaling ka mag-drawing, magaling ka mag-isip ng design. So, kailangan muna magaling mag-drawing? Kailangan magaling mag-drawing muna. So, paano niyo po masasabi niyan? Di ba? Tulad nito. Para sa akin, parang tapos na yun para sa akin. Pero para sa inyo... Hindi pa. Kasi hindi pa. Ano, may division of labor ito. Ito, gagawin ko ito ng detail na ganito. Ito kung tawagin na yung detail dito. Blocking ang una, yung blocking yung ganito. Yung parang binablock pa lang. Okay.
Tapos pag na-detail na ito, meron nga nagsosurfacing yung nagkikinis. Para makatapos ang isang magandang obra, iba't ibang stage ang dinadaanan nito. Nagsisimula ito sa tamang pagpili ng kahoy na gagamitin. Mula rito, unti-unting ihuhulma sa hugis na nais ng manguukit. Kapag nahulma na to, ikinisin ang kahoy para malagyan ng varnish. Sir, gusto ko lang malaman lang, no? Paano nga ba naging kilala ang paite? Kasi panang Kastila, may naguukit na rito. Okay. Yung mga matatanda namin. Ngayon, kaya nakilala ang paite, mayroong foreigner na Spanyol yata. Naitinanong ko anong bayan ito. Ngayon, tinatanong ng Kastila kung anong bayan yun. Ay, naisagot naman ni Woodcarver, paet. Wala, ito yung tinatanong, paet. Ay, expression ng Kastila, paet. Ayun, kaya naging paet. Kung mabitin sa pamamasyal, pwede niya rin libutin ang kali ng J.V. Quesada. Dito, libre ang window shopping at paghanga sa iba pang obra ng mga woodcarver. Malay nyo, sa inyong paglilibot, maabutan nyo pa si Mang Paloy. Mang Paloy! Siya lang naman gumawa ng sikat na machete. Astig, di ba? Bukod sa may pasalubong ka na, pwede ka pang makipag-selfie-selfie sa kanya. Tuloy natin ang road trip sa Caliraya. May napuntahan ako na tiyak magugustuhan ang buong merkada. Siyempre, mawawala ba ang waterfall sa aking biyahe? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Sinasabing isa ang Marilake sa pinakamagandang highway sa Pilipinas. Bukod sa makinis at walang lubak ang daan, masarap mag-sightseeing mula sa ilang matataas na parte ng bundok na dinadaanan ito. Kita niyo naman, Biheros, di ba? Mula sa bahay ng Paite, punta naman tayo sa Lake Caliraya. Isa itong man-made lake na parte ng Lumban, Cavinti at Kalayaan dito sa Laguna. Water reservoir ito noon, ngunit unti-unti itong sumikat dahil sa iba't ibang water at outdoor activity nito. Caliraya Resort is perfect for families and friends who wish to unwind and enjoy a few days away from the bustling city. Kaya nyo bang mag-circus act gaya nito? Para sa mga gustong sumakay ng tinatawag nilang sky bike or sky ride to around mga 300 meters or 280 meters to be exact, papunta dito at iwa 180 ang bisikleta para makabisikleta ka pa pabalik. So roughly nearly 600 meters, more than half a kilometer. Na-e-entertain ko ba kayo dyan? Phew! Good news, Biheros! Hindi nyo naman kailangan maging expert cyclist para magawa ito. Napakaganda talaga sa Caliraya dahil there's a lake on top of a mountain and it's just beautiful. Really, really scenic. Dito mo ma-realize na ang dami palang pwede magawa dito sa tinitira nating resort. It's actually perfect for team building, people for like groups that are really, really big. Mula sa pagbisikleta, tara, talon naman tayo, Biheros. Sisiyo na tong susunod na activity. Tatalon ka lang naman mula sa isang platform na may taas na 40 feet. Sisiyo.
Siyempre, papayag ba naman ako hindi ma-experience to? Parang bungee jumping eh. 1, 2, 3. Guys, medyo mataas ang energy natin pero pahinga naman tayo. Dito sa Caliraya Resort, may mga kwartong pwedeng matulugan. Para sa malaking grupo. O couples. Kung tipid mood tayo, Vieros, may accommodations din sa kalapit bayan ng Paete. Sa totoo lang, hindi pa ako pagod. Kaya parang gusto ko silang samahan. So, Super Slide! Sobra siya saya, pero konting tip lang. Kailangan yung paa mo hindi palabas. Dahil kapag sumayat siya dito, medyo high speed kahit pa paano. Pwede siyang masugatan. So, kapag nakaupo ka, kailangan huwag mo i-side yung foot mo. Pangalawa, kailangan yung paa mo medyo closed. But it's a hell of a lot of fun, man. 550 feet in less than 1 minute? That's awesome. Mula Maynila, bumiyahe kami ng 3 oras para marating ang bayan ng Mahihay via Marilaje Road. Bida rito ang mga pagkain na gawa sa ubod. Ubod kaya ng sarap to? So, nandito tayo ngayon sa Mahihay. At ang kanilang mga pagkain na nasa harapan natin ay actually ginawa ng aking leading lady. Nabalitaan po namin kayo po ay masarap magluto. Gamit po ang ubod. Ang ubod ay ang gitnang bahagi ng katawan ng punong yog na madalas kinagawang gulay. Kasi yung punong lang yun, ang dami po pwedeng makuhanan, di ba? Yung mismong buko. Tapos sa inyo po nakukuha yung mismong ubod. Mismo po doon sa pinagbubuhatan ng buko. Mm-hmm. Yung talbos noon. Apo, yun. Mm-hmm. Yun. Noong 2015 ay ginanap ang kauna-unahang Ubod Festival. Dito, ipinakita ang iba't ibang paraan ng pagluto ng ubod. Una ko pong niluto ay itong hardinerang ubod. Hardinerang ubod? Ang ingredients po nito ay kanin baboy, mm-hmm, saka ubod. Decoration nito ay yung siling pula, tapos ay carrots. So ganyan talaga yung pagpresenta dyan? Parang hindi lang leche flan. Parang ano, parang galantina, parang ganyan? Pagtawagin dito sa amin, hardinera. Hardinera! Mula sa kakaibang paraan ng pagluto ng ubod, tikman naman natin ang lutong malapit din sa ating puso, ang ubod sa sarap na lumpia. Sunod po itong lumpiang ubod. Ito iba, isa sa mga paborito ko, lalo na kapag may halagyan ng mani. Tapos, may mani po. Meron pa pong may mga peanut sauce pa na hinahalo dyan para mas malasa mo yung mani. Opo. Tapos ito naman po, ma'am. Bukod sa lumpia, pwede rin ilaga ang ubod. Ari po yung nilagang ubod. Na ang inilahok po dito ay pata ng baboy. Mas masarap pag pata ng baboy. Para sa mga naghahanap ng mas malinamnam na putahing may ubod, pwede rin itong lagyan ng sauce. Yan po ay yung puchero. Puchero! Ang lahok po niyan ay karning baboy. May beans. May beans, may repolyo, may pechay. Sitaw. At sitaw, carrots, at saka yung ubod. Saka pork and beans. Sati saging. O saging. Ayan. Kung malayo sa nakasanayan, huwag mag-alala dahil narin pa rin ang orihinal na paraan ng paggawa ng ubod. Ito parang atsara po ito, ma'am, no? Atsara din pong ubod ito. Ayun. Ito po ako nanalo. Nanalo po saan? Sa atsara making contest. Ay, tingnan na natin, ma'am. Okay lang po ba? Okay naman. Ito pa may rin sa akin. Sarap na ito. Tikman pa pa ninyo yung gitna. Tabi lang ang itlog eh. Huwag kayo magalit, ma'am. Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Makain tayo eh. Hindi ako galit. Walang nagagalit na artista. Menudo. Or apretada. Parang ganun. Kasi siksik na siksik siya eh, no? Dahil meron siyang giniling. Oh. Meron din siyang yung ubod niya. Tapos nun,
naka-encapsulate siya using egg. Yes. Ayun. Panalo. Kulang nito kanin eh. Tirayin na natin to for lunch, mananay. No? Oh, sige. Pwede na. Tara. Lumayo naman tayo sa isang private resort. Pinabalik-balikan natin to dahil sa tubig nitong nanggagaling sa Mount Banahaw. Medyo malamig yung tubig galing Mount Banahaw. Yung nakikita natin dito sa right side ko ay swimming pool. Of course, that's man-made. Pero yung tubig nila, nanggagaling sa taas. Galing sa Mount Banahaw. Now, hindi naman masyadong malalim yung pool na to. I think it's just around here. But if you really want the raw experience, tabi lang naman natin yung river eh. So pwede rin kayo lumungay doon. Dalawang klase ng paliguan ang makikita rito na pasok sa bawat klase ng biyahero. Ikaw ba yung klase ng biyaherong gusto lang magtampisaw? Pwede sa kanilang man-made swimming pool area. Ano, pwede na ba ito sa inyo mga biyahero? Hmm? Para naman sa medyo adventurous, pwede tayo dito sa kanilang mini waterfalls. O, di ba? May instant massage pa. Dadalhin ko kayo sa lugar na laging fiesta. Imbitado tayo sa handaan, biyaheros! Alam mo ba tapos na yung Christmas? Fake! Basta siguraduhin nyo lang na hindi kayo magbabasag ng pinggan. Ayos. Pwede na kumain. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Isang lumang access road ang Marilaki Road. Panahon ng dating Pangulong Marcos nang simulan gawin to. Dati, Metropolitan Manila Highway ang dapat itatawag dito. Pero dahil unti-unting lumalaki ang populasyon sa Maynila, binalak na lang na palawakin ang nasasakupan nito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sa tatlong probinsya nila pinaabot ang daang ito. The goal, magsilbing daan ito upang mas madaling maabot ang sentro ng Maynila mula sa probinsya ng Rizal, Laguna at Quezon. Ang daang ito ay mula sa Marikina hanggang Infanta, Quezon. Paboritong daanan ito ng bikers at riders dahil sa mga kurbadang daan ito at magandang tanawin. Isang paboritong stopover ng riders ang aking nadiskubre sa bayan ng Maihai na kung tawagin ay Taytay Falls. So mga biyahero, nandito tayo ngayon sa dating tinatawag nilang Maihai Falls na naging Imelda Falls dahil parating binibisita doon ni Imelda, hindi si Papin, Imelda Marcos. Now it's called Tanay Falls. Mali, hindi! Taytay Falls! Ha! Taytay Falls! May taas na dalawang palapag ang Taytay Falls at nanggaling sa Mount Banahaw ang tubig nito. As you can see, malakas yung agos ng tubig. Tapos may area ka na pwede kong lumangoy. And then gumawa na sila ng parang, I don't know, some sort of dam. Now, mga turista pwede magbayad ng 20 pesos entrance fee and that's all they have to pay. Sulit ang pagbisita niyo rito mga biyahero. Dahil konting lakad lang, ayun na, ito na ang bubungat sa inyo. Bukod sa paglangoy, marami pang pwedeng gawin dito. Pwede nilang gawin dito, bukod sa swimming, magdala ng sariling pagkain at kumain. Pwede rin sila mag-camp out. That's right! Kung wala naman kayong camping materials, walang problema din because you can rent out their tents as well. Biyahero tip lang, sobrang lamig ng tubig dito kaya medyo i-ready ang katawan bago lumangoy. Okay? Okay. Kaya nga eh, when there's water, teka. Medyo malamig ang tubig ah. May alam akong ibang pwedeng gawin. Alright. So, mga turista daw, kapag gusto nila magpalamig ng mga inumin, ilulublub lang nila dito yung kanilang favorite drink. Dahil, malamig nga naman. I mean, it's not ice cold, but at least, coming from room temperature, lalamig siya ng kahit paano. At hindi ako lalangoy dahil malamig. Parang Frigidaire lang ang falls. Pwede.
isa ito sa mga lugar na talagang nakatatanggal ng pagod. Let's preserve the beauty of Taytay Falls. Iwasan ang ganito mga biyero. Meron rin kami nakikita mga konting trash. So sana lang ma-maintain yung kagandahan ng lugar. Hindi matatapos ang road trip na to kung hindi tayo dadaan dito. Tara na't maki-fiesta! Isang floating restaurant ang pwedeng bisitahin sa bayan ng Kalawan. Pero hindi lang ito ordinaryong restaurant dahil araw-araw may fiesta dito, biyeros. Gusto niyo bang mag-around the world? Pwede rin yan dito dahil sa dami ng themed area na mapupuntahan. Gusto makakita ng artista? Aba, tamang-tama. May mga naglalakihang imahe na selfie-ready. Pero kung sa inyong paglilibot, aba, sumama ang loob nyo. Aba, dito nyo pwedeng ilabas yan. Ang first or ang original branch nila ang na nakapunta na ako is actually in Tarlac. Pero nandito tayo ngayon. Kalawan, Laguna. Which is south naman. Di ba? Kasi meron sila sa Tarlac pero dito naman sila sa south. The setup's pretty much the same. It's off the national highway and then makikita mo talaga yung huge statues na isda. At may lumalabas na tubig. Now, pagpasok mo, it's gonna be very festive. Tapos noon, meron ka makikitang mga parang man-made rivers. Summer flower vase for 120 pesos. A plate for 30 pesos. Bowls for 20. Meron kang color TV na 2,000 pesos. Meron kang wall clock for 120 pesos. Actually, hindi nila binibenta yan para gamitin sa bahay. Or whatever. Binibenta nila yan para ihagis nyo dito sa kanilang dingding. Ito yung tinatawag nilang takshapo, no? Para siyang... It's a release of anger. Anyway, nandito na rin tayo. Kahit na sinubukan na natin to, meron pa rin talagang... kasi may problema ka pa rin na gusto mong tapon. Diba? So, usually ang ginagawa nila, bibili sila, okay? Starting off with... Ano ba to? Colored mugs, which is actually 28 pesos. Oo, kailangan daw sumigaw ng takshapo. Ano ba yung sabihin ng takshapo? Ang salitang takshapo ay isang Ilocano word na ang ibig sabihin ay buwisit! Sumigaw kayo nito kapag naglalabas ng galit dito. Sige. Well, hindi naman ako magagalit, no? Ayun, yun na lang. Kita niyan? Corrupt. Son-in-law yata yung bumaksak. Wala pa naman ako son-in-law. Okay. Ano pa? Magnanakaw. Pwede. Magnanakaw ng oras kapag nasa EDSA ka at traffic. Pero pork barrel yun. Pasensya na. Pwede na kumain. Hindi lang yan ang main attractions dito, biyeros. Bida rin ang kanilang pagkain. Specialty nila dito, seafood! Para sa malalaking grupo nyo, pasok ang group meal na to. In terms of presentation, saludo tayo dito. Ito yung tinatawag nilang Titanic. Now, when they serve this, hindi pa luto. They cook it in front of you, tapos na may kakanta ng theme song ng Titanic. My Heart Will Go On, hindi ko nakakantahin. You're welcome. Anyway, yung Titanic will consist of chicken, toge, you've got your shrimp, you have your pork. Hindi ko alam kung bakit Titanic, probably because of the size. Kung ayaw nyo malunod sa dami ng pagkain, pwedeng tumikim-tikim lamang. You also have your classic crispy pata. Nandito rin yung kanilang inihaw na manok, na siguro ito yung paborito kong sauce. Alam mo, sa lahat ng manok, kahit na fried chicken, kahit na inihaw, yung ganyang klaseng sauce, gustong-gusto ko. Anyway, ito naman ay ang kanilang takshapo. Ito ay pinukpok na manok. Tama ba? Pinukpok na baka. Bakit pinukpok? Siguro kapag... Correct. Usually, this is the traditional way of cooking. Lalo na kapag nasa jungle ka, di ba? Gamit-gamit ang bamboo. They can cook rice. They can cook tinola. But, of course, you know, they cooked it sa kitchen nila, but it's just a way of
presenting the food differently. Tama ko na naman sinabi, dapat silent movie na ta. Kain tayo, guys! Guys, wide-wide lang! Ipon. Yan, yan, yan. Crispy pata with lechon sauce. It's the way to go. Ha! What a way to end my day! Happy tummy! Happy biyahero! Sa bilis ng oras at sa dami ng trabaho, alam nyo minsan, parang gusto mo lang huminto. Huminga ng malalim. At magnilay-nilay. Sa aking pamamasyal, nalaman ko na posible ang pumunta sa Rizal, Laguna at Quezon ng mas matipid dahil walang tol, mga tol. Kaya sa susunod na mapagod sa trabaho, mag-weekend road trip kayo mga biyero. Kita-kits sa Marilaki Road! Kung ano yung bumaba, yun yung horse. The best stop. Ito po si... Walang ganito. Fernando po. Ay, di po. Byuda. Ah, byuda. Pero naghahanap po. Ah, hindi naman. Hindi na, hindi na, okay. Naghahanap pa ng mga... 25 years na ako. 25 years na po. Huwag kayong magalit, ma'am. Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Makain tayo eh. Hindi ako galit. Walang nagagalit na artista. Para mas makilala natin ang isang lugar, magandang balikan ang naging kasaysayan nito. Ang Okinawa kasi was separate from Japan. But before being part of Japan, you had the Ryukyu Kingdom. And this was their main castle. Ayo! Kuha kayo sa'yo!